Okay guys, so pag-usapan lang natin yung isang topic na gusto kong i-share. So I think this is a quick tutorial na rin and tips kung paano ba ina-approach yung basic concept ng pag-transfer from an NFT game or wallet papunta dun sa Metamask wallet. So kung makikita nyo dito sa screen ko guys, merong isang tanong dito si Boy George. So shout out sa'yo, Sir Boy George. So ang ganda ng tanong niya, sabi niya, paano mo na withdraw yung USDT mo sa Coinary wallet? So ibig sabihin guys, na susubaybayan niya talaga yung mga videos natin sa Coinary and nakita niya na nag-zero na to. Sinagot ko naman siya dito, so sinabi ko sa kanya, hindi nga nag-reflect yun sa Metamask ko and baka may problema yung USD transfer. Kasi sure ako na ginamit ko talaga yung Metamask wallet ko and yung tamang token address. Feeling ko tama siya kasi kinuha ko siya dito sa CoinGecko and then sinerch ko lang tapos ginamit ko to. And surprisingly guys, after ko yun gawin, wala talagang pumasok dito na USDT. Kaya ginawa ko, nag-email ako sa hi@coinary.com, pero after 2 days kasi wala naman silang sagot. So yun, sayang din kasi, so 2,000 pesos din yun, $40 yung pinasa ko. And kung makikita nyo naman sa previous videos ko, successful yung transfer ko for Coinary. And kung paano mag-transfer or withdraw, i-click nyo lang tong arrow na to. So yung ginawa ko dito sa USDT, pinili ko lang yan, and then pinili ko yung USDT, tapos pumunta ako sa Metamask, and then make sure ko lang na naka-Binance Smart Chain ako, and then kinopy ko to. So yun yung nilagay ko dito, and then yung sa number of count of tokens, nilagay ko lang dito yung around 40 nga in total, kinopy ko, and then na-install ko na kasi yung security nung meron akong Microsoft Authenticator, so nandun na yung sa Coinary. So kung wala ka pa nun, pwede ka pumunta dito sa security, pero bago mo i-scan yung QR code doon, install mo muna tong Google Authenticator, Microsoft Authenticator, OAuth para makapag-confirm ka ng transaction. So yun, medyo naliligaw tayo, pero yun nga, nalagay ko naman yung lahat ng information dito. And after the confirmation, yun nga, nag-zero na nga yung USDT ko dito. And kaya ako nagka-USDT dito kasi yun yung pinambili ko nitong mga starter pack. So dapat plano ko, tatlong farming, tatlong mining. Pero nasold out agad tong farming. So may natira pa nga akong USDT dito. Daming sinasabi, no? So yun nga guys, nasend ko na. So pagdating dito, walang lumabas na USDT. So ngayon, naghintay ako for 2 days, walang sagot si Coinary, and nagtry na ako magtanong-tanong sa mga kakilala ko. And sabi nga nila, i-check daw sa hash or sa transaction kung nandun yung details. So yun guys, so ito na yung pinaka-tip dito. Kung tama naman yung Metamask wallet and yung network na pinagsubmitan mo, and hindi siya nagre-reflect dito, yung possible na issue is mali yung token address na nagamit natin. So yun na nga, pumunta ako sa Metamask wallet, and then chine ko lang to, view in explorer, tapos makikita na natin dito yung mga transactions natin. So for example, dito sa transactions hindi ko makita dito yung USDT Pero kapag pumunta ka na dito sa BEP20 token transactions, so yun, nakita ko na yung USDT dito. So ito yon. And ang ginawa ko lang, syempre kung i-analyze mo to, so ito yung transaction hash niya. Ito yung siguro pinaka-logs nung transaction mo. Makikita mo na dito yung details. Tapos makita natin dito na ito talaga dapat yung contract na kailangan natin gamitin. So ang ginawa ko lang, of course, what you can do is pwede kang pumunta dito sa link na yan para makita natin kung ano yung token address niya. So yun din yung nandito. So hindi pala ibig sabihin na may USDT ka dito, yun na yung token address mo. So kita mo naman dito, same siya.
contract token address. And then here, yun din yun. So, ang ginawa ko lang, syempre, kinopy ko lang to. And then, nilagay ko siya dito sa MetaMask wallet. So, yun nga, USDT siya, tapos 18. Tapos, pag next ko, yun, nandun na yung $40 natin. And, pagbalik natin dito, so makikita na natin siya. Ngayon, may iba pang mga questions, paano naman daw madelete yung mga token dito. So, click nyo lang yon, punta kayo sa token, and then, i-hide nyo lang. So, may prompt naman dito na kung gusto nyo ulit siyang i-add. So, i-add lang natin siya sa token ulit. So, hide na natin yan. So, yun lang guys. So, ngayon, nakita ko na dito yung amount, and ayun, sana nagigits nyo yung concept. So, yung concept lang naman niya is, dahil nga nasa blockchain games tayo, para makapag-communicate yung mga NFT games na ginagawa natin or ginagamit natin, merong MetaMask wallet, and ito yung preferred para makapag-transact between the network. So, parang ito yung gateway natin. Okay guys, so yun lang yung video na to. I hope medyo naintindihan natin yung concept nito. So, as a recap, so important lang na syempre, nasa tamang network tayo. And then, yung token address natin is updated. Kung hindi tama yung nakukuha natin dito sa CoinGecko, so, pwede nga tayong pumunta doon sa mismong mga transaction. And then, check natin kung nag-appear dito. Whether it is incoming or outgoing yung mga activities natin. So, ibig sabihin, incoming, pupunta doon sa MetaMask wallet. Outgoing, we are sending coming from the MetaMask wallet. Papunta naman doon sa ibang destination. Okay, so guys, that's it for this video. I hope it helps. So feel free to share it to your friends. And thank you and stay safe. Till our next video. Bye.